this morning as we journey in the book of Philippians. Ito na po ang ating outline, ano? And we are in Philippians chapter 3, verse 9 to 11. Okay? And we're going to read first from the New King James Version, and then we'll go to the Passion Translation para mas makita po natin ang meaning. Ang sabi po dito ni Paul, again, this is the letter of Paul, liham to ni Paul sa mga Philippians, the Church of Philippi, and he's encouraging them. Okay? Ang sabi niya dito, and be found in him. Sino tong him na to? In Christ. Ito po ang nais ni Paul, to be found in Christ, not having my own righteousness. No? Hindi yung sarili niyang katuwiran, which is from the law. Meaning to say, sa pagsunod ng batas, sa pagsunod ng law nila, ay nagiging righteous siya. Hindi daw doon. But that which is through faith in Christ. So ang righteousness na gusto niya, yung nakakamtam sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. The righteousness which is from God by faith. So mamaya po, isa-isahin po natin yan. And then sabi niya, that I may know Him. Alright? That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering. So again, the word fellowship means you partake. Imagine, maski po yung suffering ni Jesus, gusto po ipartake ni Paul. At hindi lang yon, being conformed to His death. Maski yung death ni Jesus, gusto niyang makisalo. Alam niyo po kung tatawagin natin si Paul sa panahon ngayon, siya po yung die-hard fan. Ayan. Yan yung mga fanatics. Ayan po. So explain natin mamaya. If, sabi niya ganito, by any means I may attain to the resurrection from the dead. Okay? So now let's read it from the Passion Translation. No? Mas maganda po yung translation ito. It says here, my passion, ang passion daw ni Paul, no, is to be consumed with Him, no, and not clinging to my own righteousness. Hindi niya kakapitan yung sarili niyang katuwiran, yung dahil po, base ito sa keeping the written law, no, based in keeping the written law. My righteousness, sabi ni Paul, will be His. Will be Jesus. Galing po kay Jesus. Based on the faithfulness of Jesus Christ. So, hindi base sa faithfulness niya, kung gano'n niya na-comply at nasunod ang batas, hindi po doon base. Praise God, gano'n din po tayo. Hindi doon nakabase sa pagsunod natin sa batas, no? Sa law. Man-made man yan, or sa law, yung mga law na pinag-uusapan po ni Paul, alright? Hindi po dyan nakabase, kundi base sa faithfulness of Jesus Christ. Aren't we blessed? Amen? We are blessed because it's based on His faithfulness. And the faithfulness of Jesus is always 100%. Hindi ho yan nagiging 80%. Hindi ho nagiging 50%. It's always 100%. So guess what your faithfulness is? It's also 100%. Ang righteousness nyo, it's also 100%. Because it's based on Jesus. Amen po ba? Praise God. And sabi niya dito, and I continually long. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po ang pagnanais niya to know the wonders of Jesus. More fully, no, much more pa, and to experience the overflowing power of His resurrection working in me. So para kay Paul, yung nalalaman niya, bagamat siya yung napakarami ng nalalaman, namin niya ng revelation, hindi pa ho sapat. Sa kanya, more pa. Right? Much more pa. Sa kanya one lifetime is not enough. And that's the truth. One lifetime, maski po nag-umpisa ka maging Kristiyano, 5 years old, tapos ilang taon ka na ngayon, let's say you're 60 years old, hindi pa yan sapat. Maski hanggang 80, hanggang 100 taon, hindi pa ho yan sapat para makilala ng lubusan si Kristo. And that should be our attitude, just like Paul. No? At sabi pa niya dito, I will be one with Him in His sufferings. Tingnan naman kung gaano siya ka-diehard, no? Pati sa sufferings ni Jesus, gusto niya matikman. And I will be one with Him in His death. Only then will I be able to experience complete oneness with Him in His resurrection from the realm of death.
Now, hindi naman minumungkahi ni Paul na yun din ang gawin natin. No? Mamatay din tayo katulad niya. No? Na mag-suffer tayo katulad ng pinagdaanan niya. Hindi naman niya minumungkahi. Ang sinasabi niya lang, para sa kanya. Ganon siya ka-diehard. Yun talaga siya. No? Hanggang sukdulan talaga. Gusto niya hanggang kamatayan, buhat suffering, hanggang kamatayan, gusto niya i-share niya yun. No? That is Paul. And nakakamangha lang po si Paul dahil sinusulat niya to, nasa prison siya eh. Di ba? Parang gusto mo sabihin, Paul, hindi pa ba sapat sa'yo yung pinagdadaanan mo ngayon? Gusto mo pa? Di ba? Pero ganun po si Paul. So we can see that Paul is really so in love with the Lord, alright? And he is being encouraged by the Lord in spite of his situation. So maging tayo po, paalala po natin sa ating sarili, ano man ang pati pinagdadaanan, be encouraged in the Lord. And you know, when you get your strength from the Lord, hindi po kayo kakapusin, no? Lagi kayong magpapatuloy. Yes, may mga moments na nalulungkot kayo, may mga moments na parang gusto mo mag-give up, but if you keep looking on to Jesus, uusad at uusad po kayo. Amen po ba? Siya magbibigay ng lakas sa atin, gaya ng kalakasan na natatamo ni Paul. Amen po? So again, Paul is describing to us his passion, his desire in Christ. Alright? The longer he was in Christ, the more passionate he become. Or he became, no? Hindi katulad nung kasabihan, sabi nung isa, uy, ba't ganyan yung Kristiyano na yan? Masyado siyang excited, masyado siyang hot na hot, masyado siyang mainit kay Lord. Sabi nung isa, kasi bago pa lang yan. Bagong born again pa lang yan. Intayin mo. Ibig sabihin ba, pag tumatagal kay Lord, palamig ng palamig. Bali po yun. Nakita po natin kay Paul, the more he stayed longer getting to know Jesus Christ, the more he became more passionate. No? So tanggalin na po natin sa kaisipan natin na ang Kristiyano, habang nagtatagal kay Lord, palamig ng palamig. Amen! Dapat nga painit ng painit. More passion. Be consumed with His love. Be consumed with Christ and the knowledge of Jesus Christ. Amen? And I believe the message of grace, the gospel of grace, is giving us that effect. Na para bagang we want more. Ano pa ba ang ating kailangang malaman? I believe that because I myself is experiencing that, no? The gospel of grace is making me want to know more of His goodness, more of His love. Kay Paul naman, more of His resurrection power. Ayan. So maganda rin sigurong malaman yun, no? More of His resurrection power. Because that resurrection power is already in us today. The same power that raised Jesus from the dead, guess what? It's in us today. Now, Pastora, ba't di natin nagagamit? Kulang tayo sa kaalaman. So, the more we know about it, the more we'll able to apply it, use it. Amen? So, sa atin po, ang panalo po, yung forgiveness. Alam natin yung forgiveness ng Panginoon. Kaya alam nyo, at kayo siguro mga pagsabi, mas madali na magpatawad ngayon. Dati-rati ang hirap magpatawad, di ba? Pero ngayon, dahil puro forgiveness ang naiisip natin, puro forgiveness ng Panginoon ang napapaalala sa atin, yung biyaya niya, alright? Na hindi naman tayo karapat-dapat, pero binigay pa rin ng Panginoon, nagiging gracious na rin po tayo sa iba. Amen po ba? So the more we know something about the Lord, no? An aspect of His life and His power, alam niyo po, lalo po nagiging strong tayo doon. Okay? So si Paul, yun po ang kanyang tinitingnan, the resurrection power. And he wants to share in the death and the suffering and the death of Jesus Christ. So, painit ng painit. Amen? Yun po tayo. So we see the new Paul, bagong Paul po ito, na pursuing Christ, no? He still wants to know more of Jesus Christ. More pa. And this is a very good attitude that we should all have. Hindi yung tinatanggap na lang natin, ganun talaga, nanlalamig lang talaga ako kay Lord. Hindi po, lalo tayong maging passionate for the Lord, no? Huwag natin sabihin, alam ko na yan, righteousness, alam ko na yan. Naku, yung best ko na narinig yan eh, mas kinakapikit ako, kabisado ko na yan. Huwag po tayong maging ganyan. Si Paul po, alam niya na po lahat yan. Pero the more he wants to hear about it, the more he seeks after the Lord Jesus Christ. Amen? Same attitude. So Paul is not saying maging katulad ko kayo, pero nagiging example po siya sa atin that we should be more passionate, no? Excuse me. So yung dating Paul na kalaban ni Kristo, si Paul ngayon ang
taga-serve, no, sa maraming tao to preach Jesus Christ. Na maski po sa suffering, sa kamatayan, gusto na po i-share ni Paul. Kung ano po pinagdaanan ni Kristo, yun din po ang gusto niyang pagdaanan, no? So, first part po nung binasa natin kanina is Paul was clarifying about righteousness. Ayan. So again, baka sabihin nyo, Pastora, alam ko na yan. Ayan. Sabihin nyo, more pa. Ayan. More pa about righteousness. Sabihin nga natin, more pa. Ayan. The more we know about it, the more we'll stand in it. At napaka-importante po ang righteousness na meron tayo dahil hindi ka madadaya ng kaaway sa kung anumang sabihin niya. No? Pag sinabi niyang failure ka, pag sinabi niyang wala na, nagkasala ka na, kaya mong tumayo kapag establish sa ating puso ang patungkol sa ating righteousness. Okay? So Paul clarifies the righteousness that he received. Ano bang klase ang natanggap na katuwiran ni Paul? Alright? Sabi po niya dito, his righteousness is not of obeying the law. So tayo rin. Hindi dahil nakasunod ka sa batas, kaya ka naging okay sa Panginoon. Kaya ka righteous. Hindi po. Dahil po sa ginawa ni Kristo, kaya tayo righteous. Amen? So, maganda po tingnan ng ganun yun. Kundi, kada nagkakamali tayo, kala mo na babawasan ang iyong katuwiran. Hindi na po pwedeng mabawasan ang katuwiran mo. Dahil ang katuwiran mo ay katuwiran ni Kristo. Amen? So this has to be established in our hearts. So hindi po ako napapagod, uulit-ulitin po natin yan kada dinadaanan natin, no? Now another word that was used for righteousness in the Bible, palitan po yan, is the word justified. We have been justified, no? Now the word justified simply means declared or made righteous. Yan. So, synonyms po sila, no? Means declared or made righteous in the sight of God. So, maaring sa mata ng iyong asawa, sa mata ng iyong mga kaibigan, hindi ka righteous. Eh, ano ngayon? Righteous ka naman sa mata ng Diyos. Yun yun eh. Yun yun, di ba? So, maybe they see your faults because they are looking at you sa flesh mo. And we're no longer looking at each other's mistakes. Amen po ba? Hindi na tayo nakatingin sa laman ng tao, pero tinitingnan natin sila na kay Kristo. Na yan ay binabago pa ni Kristo. Kaya kung nagkakamali pa yan, eh ako rin naman nagkakamali eh. Di magkaintindihan kami. Pare-parehas kaming binabago ng Panginoon. Amen po ba? So pero may mga ibang tao na nakatingin pa rin sa ating laman, no? Sa ating mga nagagawang pagkakamali. Kaya tingin nila, ikaw righteous? Well, they may question that, but God is not questioning that. You know why? Because your righteousness comes from God Himself. Siya ang nagpataw niyan sa'yo. Hindi ikaw nagpataw, hindi ikaw nagsabi, righteous na ako, hindi. Ano yung ginawa? Siya nagsabi na ikaw na ay righteous before Him. Because this righteousness comes from God. And who can annul that? Meron bang magpapalit niyan? Meron bang magpapalit ng katotohanan? Wala na. Ikaw ay righteous in Christ Jesus. Amen? So sabi po ni Paul, he's righteous in the sight of God. Ibig sabihin, pinawalang sala. Wala kang sala. Sabi mo sa katabi mo, wala kang sala. Alright? At yan ang totoo. Maski asawa mo, pwede mo sabihin niya, maski alam mo may kasalanan sa'yo. Sabi mo, wala kang sala. Ayan. Wala kang sala, no? Sa mata ng Diyos, wala kang sala, wala kang kasalanan. Yun po ibig sabihin noon. Bakit? Dahil may nagbayad na. At hindi ikaw ang nagbayad. Sino nagbayad? Jesus Christ, our Lord, is the one who paid for it. Amen? So this is the truth about us. And this is what Paul is declaring. Ang kanyang righteousness ay galing sa Panginoon. Okay? So Paul mentions two kinds of righteousness. Number one, righteousness from the law or obeying the law. Yun po ibig sabihin, no? Righteousness from the law or pumapatak po siyang self-righteousness. Bakit? Kasi sino nag-obey ng law? Yung tao. Kaya pag na-fulfill mo yung law, di ikaw ang bida, ikaw ang gumawa eh. Alright? So ang tawag doon, self-righteousness. Ikaw ang nagbayad. Yan ang unang klase ng righteousness. Pero may pangalawang klase at dito po tayo, tulad ni Paul. Righteousness which is through faith in Christ. So dito po,
wala tayong ginawa. Alright? Si Kristo lahat ang nag-fulfill ng law. Siya nag-fulfill. Perfectly, He fulfilled all the law. Alright? Naki-ride on lang po tayo. Si Kristo po ang nagbayad. Amen? So, mamili kayo. Logic lang, papipiliin mo siyempre yung nagbayad na, di ba? Doon na sa nagbayad. And alam niyo po, kung tayo po magbabayad nito, sagaran ka na, kakapusing ka pa rin. Dahil buhay natin, kulang pa pambayad. Alright? Hindi naman po katanggap-tanggap yung dugo natin dahil sa una po, tayo po ay nagkakasala. Only pure blood. Only blood that is pure can be as an offering to God for sins, no? Pero pag si Kristo po ang nagbayad, alright? Sukdulan na, overpayment pa. Amen? So, are you clean? Yes, you are so clean. Yes, you are holy. Yes, you are blameless. Pinawalang sala ka ni Kristo Jesus dahil sa kanyang natapos na gawa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yay! May nagbayad na! Amen! So, praise God. Yan po ang righteousness natin. Loud and clear po ba? Yes. Bayad na po ang lahat ng pagkakautang natin dahil sa ating mga pagkakasala. Kailan tayo nagkautang? Nung nagkasala po tayo, no? Actually, from Adam pa ho yan eh. We have received that nature, the nature of Adam, which is sin. And then, the reason why we sin is because we have the nature of sin. Amen? Parang aso, kaya tumatahol kasi aso siya. Alright? So, tayo po, we have the nature of sin, that's why we sin. Alright? But now, we have the nature of Christ Jesus. Amen? And that's why all our works now, we bear fruit unto God. Okay? At doon sa mga pagkakamali natin, tapat ang Diyos dahil lahat ng ating ginawa sa ating sa pamamagitan ng ating katawan, alam niyo po, sinama na po sa kamatayan ni Kristo Jesus. Nilibing na, hindi mo na pwedeng kutkutin, hindi mo na pwedeng bungkalin, nilibing na po yan at hindi na dapat pong bungkalin yan. Amen po ba? Ganun po kasigurado ang ating kaligtasan. Loud and clear? Amen. Okay. So, yun po nakaka-bless po sa Panginoon. Maski po noon na hindi pa maliwanag, no? Hindi pa malinaw sa atin yung tungkol sa dugo, siyang nagbayad. Tama po ba? Nung tinanggap niyo si Kristo, on the day that you prayed, the prayer of acceptance, klaro na ba sa inyo yung tungkol sa dugo? Ako nga, di ko naintindihan yun eh. Klaro na ba sa inyo na si Kristo ang nagbayad ng ating mga kasalanan? Hindi. Pero gaano makakaunti ang ating kaalaman noon? Alam niyo po ba, sa puntong tinanggap niyo siya, ligtas na kayo noon? Maski ang alam nyo lang, Jesus is Lord. Yun lang alam nyo. Maski alam nyo lang, siya ay anak ng Diyos. Kakarampot lang. Pero tingnan nyo naman kung ganong katapat ang Diyos. No? So, hindi pa man naging malinaw sa atin, narinig lang natin yung gospel, kakaunti lang, ikaw naman, ano ba itong ginagawa ko? Wala ka pa talagang alam. Tapos nag-pray ka lang, sinundan mo pa yung sinabi nung isa. No? Hindi ka pa sigurado kung ano yung sinasabi mo. And yet, ang gusto kong makita natin dito, tapat ang Panginoon. Napakatapat ng Panginoon. Amen? So, as we continue to hear and hear, grace and peace multiplied in our lives, yung knowledge natin sa Father, dumami, yung knowledge natin sa kanyang anak na si Kristo, dumami, at dumami rin po ang biyaya sa ating buhay. Nag-multiply po, pati po ang kapayapaan. The more we got to know them, the more we had peace. The more we walked in peace, no? So, kita naman po natin ang buhay natin. Huwag na kayo magtaas ng kamay. Iba sa inyo, ang bagal. No? Taon bago nagbago. Iba naman, ang tulin. No? Minsan, isang linggo pa lang, grabe yung pagbabago. Dating nagmumura, biglang wala na yung pagmumura. Di ba? Si Pastor Mike nga, ganun, nagulat ako eh. Noon na born again yun. Kasi dati yun, pag... Daddy, sorry ah. Dati kasi yun, pagka bawat sentence, ang tuldok niya. Yun. Yun ang tuldok niya. Yun din exclamation point. Minsan, kama rin yun. Tapos sabi ko, yun talaga ang sisi ko. No? Sabi ko, ganito pala yung asawa ko. Sabi ko, bago lang kaming kasal nun eh. Sabi ko sa kanya, nako, kawawa naman yung mga anak namin. Mahahawa sa kanya. And then, he believed in the Lord Jesus Christ. Alam nyo, it was an overnight thing. For him, ha? It was an overnight thing. Nag-uusap kami, biglang sabi ko sa kanya, Daddy! Sabi niya, ano yun? Hindi ka na nagmumura. Sabi niya,
Oo nga, no. Gulat din siya dahil sa kanya, every sentence po meron. Alam mo yun, malulutong talaga. Kaya sabi ko, thank God, kasi hindi na humahawaan ako. So yun po yung concern ko, no. Napakababaw pa lang po. But thank God for the transformation that He did in our lives. Hindi man overnight sa iba, no. Iba, it took years. Iba, mabagal. Iba, napakatulin. Iba, paidlap-idlap. Minsan nasa church, minsan wala. Minsan faithful, minsan hindi. Pero ito makikita natin, ang ating Ama ay tapat sa ating lahat. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Napakatapat po talaga ni Lord. No? Tunay na napakatapat. So, to this day, Sunday after Sunday, and praise God for the revelation of grace na natanggap po natin, mas lalo pa nating na-appreciate yung ginawa ni Kristo para sa atin, no? Mas lalo natin na-appreciate that Christ is in us, and we are in Christ. At permanent na ang ating salvation, hindi pala pabago-bago. Dati kinakabahan ka pag nagkakasala ka. Pero ngayon, alam mo that salvation is forever. It's fixed. Once saved, laksan natin, once saved, always saved. Bakit? Kasi nakabase yan sa natapos na gawa ni Kristo. Kung yan ay nakabase sa atin, eh, kamusta naman? Baka bukas lang wala na tayo salvation. Pero praise God, it's based on the finished work of Jesus Christ. That's why it's perfect. It's 100% perfect. Amen? Aren't you glad? That is how foolproof the great salvation that we have received. At tunay nga, ang pagbabago sa ating buhay. Nakita natin yan sa buhay ni Paul. Kung gaano siya kaaway dati ng Diyos, ngayon naging sundalo ng Diyos. Amen? Tagapagsilbi sa marami para sa Diyos. No? At nakita rin po natin yan sa sarili nating buhay. Kayo na po mismo makakapagsabi, the transformation that we have seen in our own lives. No? Now, don't expect yung iba meron pang mga challenging, ano, huwag nyo sabihin na nakawala, ako hanggang ngayon meron pa rin eh. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. No? Keep on hearing the gospel of grace. Makikita nyo, it's the same grace that will help you say no to any bondages, to any sin, and know that even right now, maski meron ka pang mga nagagawa, minsan meron ka pang mga bondages, may mga addiction ka pa, guess what? You are acceptable to the Lord. Guess what? You are approved of God. Why? Because of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Thank you, Lord. Talagang thank you, Lord. Kaya ang sarap-sarap pag-aralan yan, righteousness na yan. Maski balik-balikan nyo. Kasi paalala nyo sa sarili nyo, katuwiran ni Kristo. Ano? Dahil sa gawa ni Kristo, hindi dahil sa gawa ko. Yes. Okay? So, kaya nga si Paul, ganun na lang po ang pagnais niya, makilala pa si Kristo. Kasi amazed na amazed siya eh. Amazed na amazed siya sa Panginoon na to, no? At maski kamatayan, gusto niyang sumama, no? Sabi ko nga, ito yung diehard fan. Alam niyo pag mga fans, pag fan ng isang tao, may kilala po ako eh, fan ni... Ang pangalan nun? Ni Main Mendoza. As in, diehard fan siya. Bakit? Kasi siya po yung presidente na isa sa mga fans club. At kilala ko po to, Christian po siya. kaya ko po siya nakilala kasi nagpagawa siya sa akin ng painting. At sabi niya, ibibigay daw niya kay Main. At nalaman ko pala, pagka fan ka pala ni Main Mendoza, or siguro ng mga artista, kayo pala gagastos, kayo babastos ng mga pang-price, pag may birthday, kayo rin ang gumagastos ng pagkain. Akala ko naman yung artista, hindi pala, siguro may binibigay naman din yung artista, pero ang dami nilang gastos, nagpapagawa sila ng banner, nagpapagawa sila ng t-shirt, kanya-kanya pong ano yun, para lang po maging fan ni, yun nga, ni ano, mga artista. And I was so amazed kasi sabi ko, ang dami nyo naman pera para magkaroon kayo ng ganyan. Sabi, naibubuhos nila. Kasi sumusunod po talaga ang kanilang treasure dun sa kanilang puso. Ano? Kung ano yung napupusuan nila. So, I was just amazed na ganun po kasukdulan ang kanilang pagiging fans ni Main Mendoza. No? But anyway, sila yon. But tayo po, hindi tayo fan ng kung ano man. Kundi fan tayo ng Panginoong Kristo, Panginoong Hesukristo. Amen po ba? And this
time, alam mo, He provides. We don't pay for it, He provides for it. Amen? Sa biyaya niya, tayo po ay binibigyan ng provision, mayamang provision ng ating Panginoon. Amen? Praise God. So, si Paul po, literal na diehard fan ni Jesus. Even to the point of death. Now, again, I'm telling you, hindi naman po minumungkahi ni Paul na tayo rin mamatay, no? Ang sinasabi niya lang siya, para sa kanya, gusto niya hanggang suffering, hanggang kamatayan, no? So, Paul has reached that point. Even to the point, hindi niya po sinabi yan while he was out in enjoying himself in Bethlehem or somewhere in Israel. Hindi po. He said this in his lowest point. He was already in chains. And He wants more. So, amazing talaga, di ba? So, kung meron po tayong dapat sambahin, siguro dito na lang natin makikita yung kay Paul, no? Kung meron man tayo magiging fans club o dapat sambahin, wala nang iba kundi kay Kristo. Dahil kay Kristo, hindi ka lugi. Walang kalugi-lugi sa ating Panginoon. Amen? Una na siyang nagbigay sa atin, kaya tayo nakakapagbigay. Amen po ba? Ito nga ang buhay natin, itong hininga natin, siya rin na nagbigay. Kaya wala po tayong kalugi-lugi. Alright? So, praise be to God. Sa iba po, ibinigay mo ng lahat. Pagkatapos, ipapaubaya mo na lang. O, di ba? Alam niyo ba yun? Hindi. O, sige, wag na lang. Paubaya na lang. So, sa mundo po, yon, tayo po ang gagastos, pero sa Panginoon, siya po ang nagbayad ng lahat. Thank Jesus na siya po ang nagbayad. Okay? So, the new life that we have today is a done deal. Sabihin natin lahat, done deal. It's a forever new life in Christ Jesus. The day one pa lang, the moment that you receive Jesus Christ, it's a new life that you have. Maybe hindi pa renewed yung kaisipan mo, but it's a new life. Bagong buhay ang ating natanggap kay Kristo Jesus, no? And again, I'll just give you, just mention a few, kasi hindi naman natin humala lahat. Just a few, just to refresh us, kung ano po ba yung mga bagong natanggap natin sa Panginoon, okay? So number one, what's the new thing that we received in the Lord? So maski hindi ka nagkaroon ng bagong kotse, di bale, meron ka lamang a new spirit. Ayan, yan, di mo nabibili yan, ha? Hindi kayang bilin yan. Dugo lang ni Kristo ang naging pambayad niyan. So, a new spirit where the Holy Spirit dwells. Doon po nananahan ang Holy Spirit. So, dito makikita natin, I'll be reading a verse to you, na iba po ang new spirit mo at iba pa ang Holy Spirit. Okay? I'll give you a verse later. Number two, what else do we have new? A new heart. Dati pala, ang puso natin ay bato. Dati tayo may pusong bato. Pinalitan po niya ng pusong laman. Ayan. Dahil po ito'y laman na, ito'y marunong pong umibig, marunong na po magpatawad, magkaroon ng compassion for other people. Yan na po ang pusong meron ka. If you don't know that you have it right now. You have a new heart. And it's also called circumcised heart. Na circumcised na, yung hardness na wala na po. A circumcised heart that loves God forever. Paano ko nasabing that we love God forever? Alam niyo po ba ang puso natin? Magkamali man tayo, may ibigin man tayong iba, pero babalik at babalik din yan sa Diyos. Paano ko nasabi? Sabi po sa salita ng Diyos, for the love of God has been shed abroad into our hearts. Ibinuhos po ang pag-ibig niya sa atin. Buong-buo, kung anong pag-ibig ng Diyos, yun din ang binuhos sa atin, has been shed abroad in our hearts, but in our hearts, in the new heart, by the Holy Spirit. So kung punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos, pupwede bang mapatid o mawala totally ang pag-ibig mo sa Diyos? Hindi na, dahil pag-ibig na ng Diyos ang nasa iyo ngayon. So huwag ka mag-aalala, parang nawala na akong love kay Lord. Feeling mo lang yun. The truth of the matter is, you've got the forever love of God in your hearts today. Amen? The truth shall prevail. At makikita mo yon, makikita mo, ay, umiibig ulit ako. No? Maybe you're not feeling it, but you've got it. Okay? And number three, a new life. A new life is what we have received from the Lord. A new way of living with good works prepared by
God or prepared for us by the Father. So, minatch po ng Panginoon. Alam mo, new life na tayo, tapos babalik tayo sa dating gawa. Hindi po. Alam niyo po ba, nagprepara na siya ng mga bagong gawain, mga good works. Yan na po ang nakaprepare sa atin to match the new life. To match the new heart, to match the new spirit, no? Para hindi mo nababalikan yung dati mong ginagawa. Amen po ba? And I'm going to give you a scripture for this para may basihan tayo, hindi ko sabi-sabi ko lang. Ezekiel 36, 26 to 27. Sabi po dito, I will give you, and this is a prophecy, and you know what? Prophecies are spoken hundreds of years before it happens. So ito Ezekiel 36, hundreds of years po to bago nagkaroon ng fulfillment. Sabi dito, I will give you a new heart and put a new spirit. So new heart, new spirit within you. I will take the heart of stone, o dati pala tayo may heart of stone, out of your flesh and give you a heart of flesh. Yan na po ang puso natin, pusong marunong ng umibig. And then sabi niya, I will put my spirit. Sino yung my spirit? Holy Spirit. So may new spirit ka na, pero binigyan ka pa niya ng Holy Spirit. My spirit within you and cause you to walk in my statutes. So brothers and sisters, alam niyo po ba, iba na ang programming niyo ngayon. Kung nakakaintindi po tayo ng program sa computer, na iba na po ang program natin. We are programmed from the inside. Amen? So yes, meron pong things coming against us in the outside. But guess what? Hindi mo na pwede baguhin yung program mo in the inside. Because it is God who programmed you. Alright? We have a new program. Sabi niya dito, and cause you to walk in my statutes. Kaya pala nagagawa natin ang kalooban ng Diyos. Kaya pala nasusunod natin ang kalooban ng Diyos. Kasi iba na ang programming natin. And you will keep my judgments and do them. Now, hindi ko sinasabing hindi ka na magkakamali. There are possibilities magkamali pa tayo. Pero sinasabi niya, magagawa mo pa rin ang mga sinasabi ko. Because you have an internal programming. It's in your heart. It cannot depart. Amen po ba? Praise God. Sabi ko sa inyo, foolproof. Foolproof ang ginawa ng Panginoon sa atin. Number four na po tayo. A new family. And di ko na po bibigyan ng scripture to. We have learned this in the past, just 3 weeks ago. We have a new, we belong to the family of God. God is our Father and we are all children of God. Tayo ay magkapamilya. Sabi mo sa katabi mo, kapamilya. Kaspirito. Amen? Tayo po ay kapamilya. Amen. Number five. Ano pa yung new sa atin, no? So, a new position. We have a new position. We are in Christ. What else? We are seated with Christ in the heavenly places. That is what we received on day one that you received Jesus Christ. Day one pa lang, nandun ka na. Hindi nga lang natin alam, di ba? Parang recently lang natin, parang mga 3-4 years ago natin alaman that we are seated with Christ in the heavenly places, no? So, yan po tayo. Number six, a new destiny. Christ is our destiny. We are conformed to the image of Christ Jesus. Siya po ang destiny natin. And number seven, a new way of thinking. So we have the mind of Christ. Sabihin nga natin, I have the mind of Christ. Amen. And just to give a verse for that, to remind us, are we learning? 1 Corinthians 2:16, it says here, for who has known the mind of the Lord? Sino doon nakakaalam ng isip ng Diyos? That He may instruct him. Tapos tingin nyo to, but we have the mind of Christ. So tayo daw po. Tayo, we have the mind of Jesus Christ. Amen? So yan po yung mga nagbago sa atin. Just to name a few, no? Now, kung dati po, walang direksyon ng buhay, ngayon po, malinaw na, at hindi lang malinaw, may destination pa. Amen po? So, dati walang direksyon. Ako, I could say, ganun po ang buhay ko. No? Wala akong direksyon. In fact, tinatanong ko, ano kayang mangyari sa buhay ko? Ganyan. But now, malinaw na po, pati destination, alam ko na po, si Kristo ang aking destination. At gayon din po kayo. Kung dati po, puno ng takot, amen? Punong-puno ng takot. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako warrior noon, ako warrior.
To the point na high school pa lang, nagva-volume na ako. Prescribed yun ha, ng doctor. Sobra ako mag-worry. Praise God, pinalaya ako ng Diyos doon. No? Bis na worry, I now have peace and good courage. Amen po ba? And that is exactly what we have today. We have peace and good courage. Kung dati po, puno ng kawalan, di ba? Puno ng kawalan ng pag-asa, puro pag-aalala. Amen? Ngayon po, puro pag-asa na galing kay Kristo lamang. Yan po yung mga bagong bagay na meron tayo kay Kristo. At hindi po yan naluluma. Patuloy po na ganyan na ang ating buhay. Amen po ba? Praise God. So these are the things that has been made new. Now, you might ask, eh Pastora, bakit yung katawan natin hindi pa new? Okay, kasama na po yun sa plano. Once you believe in Jesus Christ, later on, huwag ka magmadali. Later on, bibigyan ka ng katawan as glorious as Jesus Christ. Kasama na po sa package yon, no? Kaya lang, in its perfect timing, gusto mo ngayon na. wag muna ngayon. Okay? In time. Pero kasama na po yun. Sa kaligtasan na natanggap natin, all in na po yun. Pati ang bagong katawan na tulad kay Kristo, as glorious as Jesus Christ, ganun din po ang ating magiging katawan. Amen po ba? Praise God. Okay? So, let me just put scriptures into what I just said. Importante po that we let the scripture speak, no? Romans 5, 1-5, and this is the voice of God for all of us. Therefore, having been justified, ano ito yung justified? Yung pinag-aralan natin, righteous. Righteous ka na, walang sala ka na. Ha, paano? By faith. By faith in whom? In Christ. No? Dahil ikaw ay pinawalan sala na, ikaw ay nakatayo ng, you have the righteousness of Jesus Christ, we have peace with God. Through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace, sa kanyang mayamang biyaya, meron na tayong access ngayon, in which we stand. Without Jesus Christ, guess what? You don't have this access. Wala kang access. Wala kang susi. Hindi ka makakapasok. Wala kang password. Amen? The password is Jesus Christ. Amen po ba? In which we stand, and not only do we stand, and rejoice. Sabihin natin lahat, rejoice. Rejoice in hope of the glory of God. Amen? And not only that, di pa tapos, but we also glory in tribulation. O, saan ka pa? Glory in good times, glory in hope, pero glory also in bad times. Bakit, Pastora? Kasi daw, sabi dito, knowing that tribulation, may tribulation ka ba ngayon? Ano may tribulation? May trial ka ba ngayon? May challenges ka? O, huwag ka malungkot. Sabi dito, produces perseverance. Alam niyo, perseverance, hindi mo mabibili sa palengke yan. Hindi mo mabibili sa mall yan. It happens when you're going through tough times. So, maski na tough times na tayo, pero may perseverance namang nabubuo sa atin. Kaya sala sa init, sala sa lamig, panalo tayo kay Kristo. Amen po ba? Tapos yung perseverance, character, produces perseverance, and perseverance produces character. Wow. And character produces what? Hope. Now, hope does not disappoint. Bakit? Ito na yung sinabi ko sa inyo kanina. Ba't hindi tayo madi-disappoint? Because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. So kung alam na alam mo na ang pag-ibig ng Diyos sa sinasayo, mahal ka ng Diyos, yung pag-asa mo, hindi mawawalan ng saysay. Umaasa ka dahil alam mo, mahal ka ng Diyos. Amen po ba? Pag alam mong mahal ka ng isang tao, alam mo, ibibigay sa'yo, di ba? Ano man yung hinihiling mo, of course, wag lang evil, no? God is a good God. He doesn't give us evil. So He will give you good. Only the good comes from our Father above. Amen? So, if you have that kind of perception o pananaw sa Diyos, na mahal naman ako ng Diyos eh. Ano man mangyari, di ba? Yung pag-asa mo, hindi mawawala. Patuloy ang lalakas dahil alam mo ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sayo na. Again, wala pong katalo-talo kay Kristo Jesus. Amen po ba? Puro biyaya po ng Diyos ang natanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya lang kay Kristo Jesus. Amen po ba? So, alam niyo po, many people,
these days, they think, itong virus na to, which wala pa, hindi wala pang siguradong, ano ba tawag doon, vaccine. Wala pa nga yung vaccine, marami na nagsabi, oh, huwag ka magpapavaccine. Ano ba yan? Ang gulo. Okay. Sabi nila, this is God's way of shaking us. I don't believe so. I know it's not God's way of shaking us. Ang daming namatay. Biro mo, para lang matuto isang tao, i-shake ni Lord. Eh, ang dami nang namatay. So this is not God. Alright? His grace is enough to make us repent. When we see His goodness, we change our ways. Dahil nakita natin, si Lord tapat pa rin, maski ako nagiging minsan di tapat eh. Alam mo, dun sa puntong yon, dun ka magbabago. Pag nakita mo, ang buti talaga ni Lord. Ito pa rin yung provision niya. Pinatawad pa rin ako. The virus is not from God. Ano man yung mga nababasa nyo sa Facebook, hindi lahat yan totoo. But this is true. God is good. And He will never use a virus just to catch your attention para magbago ka. Not at all. Alam niyo kung totoong ang virus galing sa Diyos, eh di huwag na tayo magpalakas. Huwag na tayo magpalakas ng immune system. Ano, kumukontra ka sa gawain ng Diyos? Are you getting my point? Kukontrahin mo ba ang shakening of the Lord? That's crazy. Kaya nga naghahanap ng vaccine eh, para dito, para sugpuin. Kaya nga tayo nagpapalakas ng immune system. Because we know that God is against that. And He has given us the wisdom, He has given us the protection to stay against, to stay away from the virus. So don't ever say that this virus is coming from God. No, it's not coming from God. It is not a shakening from God. The grace of God is enough. His goodness is enough. And this goodness is the same goodness that has transformed all our lives. Nakita natin sa katotohanan, sa salita ng Diyos, maging by experience. And I tell you, kayo mismo magsasabi, merong Diyos na mabuti. Walang makakapag-convince sa inyo na hindi totoong Diyos. Hindi, totoo yan. Paano nalaman? Hindi ko lang alam sa salita ng Diyos, alam ko rin by experience. I know that Jesus Christ is alive and I have a Father in heaven. At tunay nga, Siya ang nagbago sa akin. Ang kabutihan niya. Mula nung kailan, nakilala natin ang ating Panginoong Jesus. Amen? So that is a very short message for all of us to remind us, hey, you're not losing. Even though we're going through trying times, even in tribulation, there is much good happening to us right now. God is not using the tribulation, but God is turning things around for our good. That is our Father God. At tunay nga, Siya ang nagbago sa atin. Amen po ba? Did you receive something this morning? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.